magandang gabi po mga kaibigan. Ito pagod na po ang inyong prinsesa sa pagluluto. Kasi miya-miya lang, alas 12 na. Magluluto pa ng carbonara yung anak ko. Siya naman daw magluto. Tatapusin ko lang itong apretada. May nagre-request matagal na. Eh, nung mga panahon nagre-request siya, kaluluto lang namin. Kasi ito lang laging luluto namin. Tinola, apretada, ganon. Nagdareta, minuto, halihan-hali. Excuse po, namamaos na. Wala mong pahinga. Ngayon, para po sa mga nag-subscribe sa akin na nag-request ng apretada, ganito lang po ang aking mga ingredients na alam ko po lahat kayo may mga recipe nito dahil sa nag-request kayo. Sige, gagawin po natin. Ito po siya. Kinat ko po siya ng ganito, carrots, potato. Pinag-mix ko na kasi ipapry po natin like ng kaldereta. Gagamit po ako ng green peas din. Tapos, patis, of course, kasi hindi tayo nagagamit ng mga pampasarap. Eh, ang sarap na po ng karne ito. Tapos, pag-mix yung mga sangkap na yun, napakasarap na. Walang artificial na sarap po yung atin. Tomato paste po ang ginagamit ko. Yung iba, tomato sauce. Pero mas gusto ko po ito. Iba po ang lasa. Tapos, may asim po. Tapos, itong laurel at saka black pepper. Ngayon, gagamit din po tayo ng sugar. Ngayon, ito po, bawang, meron tayong sibuyas, tsaka fresh tomato, tsaka itong red and green bell pepper. Ngayon, bago po natin siya isangkutsa po tayo ulit. Kasi yun ang gusto natin palabasin ng sarap. Ngayon, laksan ko na yun para ipapry muna natin ulit ito. Ayan. Bago po natin yan, ganyan po ang gagawin natin dito. Mimix po natin ang paminta na siya. Para pag sinangkutsa po natin siya, eh, maganda na ang lasa niya. Ngayon, teka po, sandali, kukuha ako ng pang-mix. Eto po, i-mix po natin para pag sangkutsa po natin, naka-coated na yung black ground paper. Naku, namamaos na po ako sa iinom ng malamig ng tubig kasi maghapon kami luto. May guest pa po kami. Eh, nandoon po sila sa taas yung iba. Iba, nandoon sa may opisina namin, yung shop. Nandoon yung waki. Ngayon, ito po. Ngayon, pinainit ko lang po ito. At iprito na po natin siya. Kasi siya na po exhausted. Tagang pagod na. Po, nilagyan ko na siya. Tinatansya ko. Olive oil naman po ito eh. Tinanggal ko po yung mga pat nun. Balat-balat. Mga mami, ako naman po ang mahay blood. Mahirap na. Sunod-sunod. Painitin lang po natin ng konti. Ipapry natin ito ulit. Mainit na po siya. Atin na po siya. Ganyan po tayo ng butos ang tayo pa rin yung diga. Ganyan. Ngayon, may kaakin na naman na nagpa-porte. Ito na ang kaakin ng bayo. At ang baul pa lang na maraming mukbuka na yung binubula. Ito na po. Ngayon, ito po medyo hapok na siya. Pwede na po natin siya na open. Kasi yung po nagtutupong-tutong na yun, nagbibigay po ng flavor niya. Kaya kanya po ang ginagawa natin. Try muna ng konti. Ayan, humain po muna siya. I-fry itong mga bell pepper. Ayan.
dapat ang naglalag sa kayong bawang. Kasi sa apritada, wala po yung yan. Kung mga kaldereta po, pinawala, hindi po yan. Sa apritada, wala na yan. Ito ang tatanggatan mo yan sa ating bawang. Saka yung bilis din yung gawin. Yan. Balik po natin sa iyo. Ngayon, ito po unahin natin sibuyas pagka apritada po. Kasi kailangan ito medyo hilaw. Siya tatanggal ng lansa. Isa siya sa mga tatanggal ng lansa. Ayan. Okay lang po yung makita. Kapag po po siya yung aroma ng masunod-sunod na yan. Hindi po siya sunod. Yan po ang bibigay ng flavor. Isa sa magbibigay ng flavor. Kaya hindi na kailangan maglagay ng mga baking bake. Kung ano-ano pang pasarap, ay masarap po yan. Eh, ito po, hilaw po siya. Hindi natin siya aanin, iluluto mabuti. Kasi yung anghang yan, ang tatalo dun sa dansa ng ating manok. Magyalan po siya ganyan. Uhuli po natin yung pimento. Pag nilagay po natin po mo ito, manilikit po si manok. Ngayon, ito po, ilalagay na natin si manok. Ayan. Meron na po siyang pagbunta. Pero mamaya po, pwede pa ang tak-tak-tak-tak. Tinanggal po yung mga pas at ibang mga balat. Para ma-absorb na. 3 tablespoon po ito kasi marami siya eh. Hindi po isang kilo ito, mga 1.5 kg po yan. Ayan. Ayan, mix natin. Dahan-dahan lang po ako dahil sa isang kutsa nga tayo. Ay, ang bawang mo yan na. Ayan, ito yung bibigay ng aroma. Ayan. Mga flavor, ibibigyan ng flavor. Ayan. Napakasarap. Ngayon, ito niya hilaw yung bawang. Ganyan po pag napitada. Kasi wala siyang luya. Kailangan patayin ng lansa. Magtutulong-tulong pong magpatay ng lansa yung bawang, tsaka itong bell pepper, at tsaka itong bay leaf. Eh, sasangkot siya po natin siya. Ayan. Ngayon, para maluto po ito, tatapin natin kasi kung ginisan natin kasabay, masusunod para maluto siya. Maglalagay po tayo ng fresh na tomato kasi masarap po ang lasa, iba ang flavor ng, kasi kung puro lang yun, maramdaman niyo po iba ang lasa kasi fresh siya. Ibabaw natin para hindi siya dumikit habang sinasangkot siya. Cover na po natin. Okay natin siyang masangkot siya maganda. Isa yan sa mga sikreto para sumarap magsangkot siya. Ating pong chichekin siya. Ay, mainit. Ayan na siya. Tama-tama. Nagsabaw na siya. Masangkot siya natin ng dahan-dahan yan. Ayan, pwede na natin siya ano eh. Kasi hindi na siya paninikit. Lumabas na yung kanyang ano eh. Sariling katas. Ayan. Ngayon, i-add na po siya para lalo siyang bumango. Ito, matagdagan din po natin siya ng paminta. Wow! Dahil half cook lang po siya para magkasabay silang maluto, ilalagay na rin po natin. Ayan. Ako, eto na naman po tayo.
sa tiki mong kapasyon. Grabe na to. Ayan, oh. Hindi na tayo magsasabaw, kaya tomato paste po ilalagay natin. Kasi, pagka tomato sauce, lalabno siya masyado. Tsaka iba po ang lasa ng tomato paste sa tomato sauce. Ayan, takpan po natin siya ulit. Para sabay-sabay na silang maluto. Pareho na silang half-cook ngayon eh. Half-cook yung chicken, half-cook si ano, pati itong mga bell pepper, half-cook. Ngayon, sabay-sabay na silang maluto. Saka natin ilalagay yung tomato paste at saka yung sugar. Cover po natin ulit. Mamaya na po ulit yung green peas. Ayan. Check na po natin ulit. Ayan, naku, nagsipag-sabaw na siya. Okay, kasarap na. Ito na siya. Tama lang po siya. Ngayon, ayan, kamatis na luto na siya. Dahil hindi siya nalikit. Lagay na po natin si green peas. Kasi ilalagay na natin yung tomato paste. Tamanin ko na po, nagugas ako kasi may tubig-tubig siya. Ayan, ako, sarap. Gusto ko ba yan? Ngayon, lalagyan na po natin yung sugar na 1 tablespoon. Ito po siya. Tatantsyahin nyo po kasi ang mga tomato paste tsaka tomato sauce maaasim. Babalansin po natin ang tres na ito. 1 tablespoon po siya. Mamaya, tipikin po natin siya. Tama lang ang balansin ng tabis na at saka yung asim. Oh, hindi na naman po tayo nagsabaw. Sarili niyang sabaw. Ang lasa-lasa niya. Tinanggal ko po karamihan yung balat. Delikado po yun eh. Hindi naman na po tayo pabata. Cover po natin siya ng konti ulit para ma-absorb niya yung mga tomato paste. At naman siyang malasang malasa. Tikman po po yung kanyang alat. At tamis. Asim-asim pa siya. Isa pa siya. Maglalagay tayo ng sugar pa.
na 1 tablespoon po ito. Depende po sa inyo yung kung gusto niyo maasim, okay lang. Kung gusto niyo more sweeten, lagyan niyo pa po ulit. Yan, haluin po natin siya muna. Magsasalubong natin para mas maganda ang blending ng paghahalo. Mas madali siya mag-mix. Kung gusto nyo may sabaw, pwede kayo mag-add ng sabaw. Pero kami po, okay lang ito. Masosing ganyan. Pag masabaw, hindi na masarap ang apritada. Ito maganda yun, nag-ahabol lang kayo ng mga laman-laman, tsaka yung sabaw-sabaw niya. Parang gravy lang siya. Cover po natin ng konti para makonsentrate po yung mga sugar na ilagay natin, tsaka yung alat niya. Lalagyan ko pa po siya ng konting asin kasi 3 tablespoon lang na patisyon. Ito, mga isang kutsara ilalagay ko. Rock salt po ito. Pero pwede po yung mga ano, iodized. Isang pack lang na ano, sachet. Tama lang siya. Cover po natin siya para manuli. Makonsentrate asin at saka yung sugar na lagay natin. Maglalagay po ako ng sili kasi para sa akin lang po yung gusto ko yung pagluto ang sili pag kumakain. Yan, cover po siya. Ito po atin na siyang sisintayin siya. Ayan. Patayin na, baka bango. Ayan. Tapos po, sarap-sarap na naman ang kain ko nito. Hulas na ako, kakain pa rin. Grabe. Ito. Ito po mga kaibigan, ako'y patang-patana sa kaluluto. Mamaya ilang oras na lang, alas 12 na. Christmas na po. Pasensya na po kasi hindi ako masyadong ano ngayon, ganadong kumain. Pero kasi busog, gusto ko sa kayong pagbigyan. Sige mamaya, meron pang luluto yung anak kong gusto. Aba, mabubusog ako, hindi ko siya makakain. Sige na nga, para makita niyo na lang ito. Pasensya na po, wala po muna shout out niya. Talaga po napaka-busy, hindi pa kami nakapaglista. Di bali po, after Christmas, mag-ano po tayo. Naku po, marami na naman ako makakain nito. Ano ba yan? Diyos ko. Lalo na kung may patis-patis pa, iiwas muna ako sa patis. Kasi, alat po yun eh. Mahirap na. Tamang-tama lang ako. Dami na naman kinuha. Tapos, inaabangan ng lolo ko yun ang anak. Ano sila? Ano ba yan? Ay, patatas. Ay, carrots. Gusto ko siya. Dumami na ng dumami kinuha. Merry Christmas po. Una pong subo para sa inyong lahat. Yung nag-request po na apritada, eto na po siya. May maghapon na lang po akong kain ng kain. Tikim ng tikim, ha? Hindi pala tikim ito. Lamon. Hindi na ako masyado makakapagsalita. May iluluto pa raw eh. Kasi may mga bisita kami bukas. Ito po, unang subo para po sa inyo. Esensya na po, talagang lambot na ako. Ano muna ako? Uuhaw na. Wow. Ito po. Unang subo para sa inyo. Mga OFW katulad ko na nagsiselebrate din ngayon Christmas sa ibang bansa. Mag-enjoy po kayo kahit wala po inyong pamilya. Isipin nyo, nandyan lang sila sa inyong tabi. At
darating din po pa na magkakasama-sama rin kayo, patulad ng aking anak. Ito po. Naka, eto nga ma, sabi ko, titim lang ah. Sa sarap, hindi ko na mapipigil ito ah. Grabe. Wala yung mga betchin-betchin ah. Naka. Masisira ata ako. Sabi ko sa anak ko, susubo lang ko tatlong beses tapos cut mo na ha, kasi magluluto ka, kakainin ko yung luto mo, kanda mabusog. Yum talaga. Sarap. Grabe. Siguro yung apritada nyo ganito rin. Kaya lang gusto nyo kumakit ang kumakain, kaya nirequest nyo. Kasi madali lang na apritada yun. Para lang kayo naglalaro. Ang sarap talaga. Ayan na naman. Grabe. Naka? Yung gara? Ito yung ganyan, naghahabol ng mga sauce. Saka muna yung sili. Nilagay ko sili. Lugutin ko siya. Ayun! Naku! Wala na. Niluluto rin doon mamaya. Busog na ako. Kakain pa rin. Alam ko, tuwan-tuwa kayo sa akin sa pagkain kasi sarap-sarap kong kumain. Hintayin nyo, kakainin ko yung tinapa. At saka yung seaweed. What? Ang sarap. Hindi pa. Hindi pa siya, maano, nalulong ko na yata. Hindi na. Hindi ko na narasahan yung panghang. Ba yan? Bakit ganun? Masyado ako magana kumain. Baka natuto pang magluto. Naku, eto, yung sili, ayun na. Mami talaga. Ano na, damang ko yung sili, ayun yung isa, naiwan pala. Grabe. Sarap. Ayun na. Nakagat ko na si sili. Ayun na. Ang hango pala niya. Ito pa isa mamaya ka na. Mang pebibig ko. Masarap. Kahit patatas lang. Tsaka yung mga green peas ng sauce niya. Walang tapon. Grabe. May inabangan pa akong kakainin. Ba't ganito? Ilagay ko na ulit si sili. Kaya siguro hindi ako sakitin dahil sa sili. Ang tatay ko tinuruan ako kumain sili kasi yung bata ko sipunin ako yun. Para daw ako yung pabo. Yung daw pong pabo, pagka sinisipun, pag umulan, sipunin. Yan ang gagawin ng tatay ko, kakainin niya ng mga sili. Ganun daw ako, kaya tumibay ang ano ko. Baga ako, mahinaro baga ako kasi ubu-ubu, sipon-sipon. Walang araw na hindi ako may ubu, may sipon, bata. Eh, sinili po ako niya, grabe, talon ako ng bahay. Naiyak po ako lang, tenga ko, umuusok, yung mata ko umuusok, ilong ko umuusok. Nag-iniho po yan ang ano yan, nag-beniluto niya. Yung ano, yung pinaupong manok sa asin. Nagpalaga ng sampalok ng, kasi Bulacan po eh, sampalok sa usawan din eh. Nagpalaga po ng sampalok sa nanay ko, yung hilaw. Tapos yun ang ginawa sa usawan, may bagoong. Eh, bagoong alamang ko, hindi yung balagoong isda, yun ang pangpaalat doon sa sampalok na gagawin yung ginawang ano, yung pinaupo sa asin na manok, native. Tapos, ginawa po ng tanay ko yung siling labuyo, nilagay doon. E di ako sausaw naman ako ng sausaw. Oh, matatawa na naman kayo sa sausaw. Dinidip ko doon yung manok. Eh, siguro kasi nakatingin akong gano'n sa kukuhanin ko pa sa susunod eh. Susubo kong gano'n. Nag-sausaw po ako, nag-dip akong gano'n. Nakatingin ako sa isa ko po susunod. Sinubo ko, hindi ko alam. Sumabit po yung siling labuyo. Bata pa po ako noong mga 12 years old ako. Naramdaman ko na ako ng pagsubo ko, may maanghang, iniisip ko, ano lang yun eh.
maliit, maliit na labuyo. Kaya ako matapang yung sisili. Ninalot ko, hindi na, talagang, hindi ko na napigil, talagang kumalat yung anghang. Nagsuot sa tenga ko, nagsuot sa ilong ko, sa mata ko. Ay, totoo yan, lumundag ako ng bahay kasi nagtatarang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa anghang. Grabe, tao naman tawa tatay ko. Mula po, nanay ko nga, magaling. Sabi niya, alika, sinundan po ako. Ang ginawa niya, may dala siyang mantika, yung oil ng taba ng baboy. Pinahid, una, kanin, subo. Ako subo eh. Sabi niya, yung mantika lang, pinahid ko po yun. Yun po nakatulong. Totoo nga po. Yung mantika na ano. Kaya ngayon po, nahilig ako sa sili. Dahil ang tatay ko, kaya ako sinisili para tumibay daw baga ako. Hindi ako magiging sipunin, ubuhin. Eh, totoo nga ako, ata. Kasi ano eh. Sabi nga nila noon, nung bata ako, lahat siya yung kakapatid. Ako pinakasakitin. Walang linggo na, ang pasok ko nga lang sa school noon, dalawang araw lang eh. Papasok ako ng mga Miyerkules, Webis, may lagnat na hanggang Martes yun. Tapos, ang ginawa ng nanay, sabi ng nanay ko, pagka lumaki ka, ikaw pinakamatibay ang katawan. Kasi ikaw ang sakitin ng bata. Ito na, istorya na naman ako. Pero totoo po kasi yun. Gawa ng istorya, isili na yan. Ba't masasabi niyo, sabi mo baka rota gabi ko. Hindi ho, sinilay ko ng tatay ko, nasanay na ako sa sili. Kaya ang sarap. Ngayon, hindi ako makakain na walang sili. Yung konting angay, mamaya-maya, wala na. Ganun po, na istorya nun. Ito nga po, mga kapatid ko, chichispis ko sa'yo. Dahil sila may sakit. Ako lang, wala. Ngayon sila ang diabetic, may high blood. May kung ano-ano pa, bato pa. May... Ano yung lapas tao lahat? Ang dami. Ang dami nilang mga maintenance. Eh ako, sinuwerte kasi yung bata ako, sakitin. Sabi ko ito yung sinabi nanay, kapag laki mo, ito pinakamatibay katawan. Kita niya, alangan maniwala. 60 ako sa OMA, sabi ko ng mga puti, tatanong ako ilang taon. Eh, nung mga panayon, sa mga edad ko, mga 50, 55, ganyan. Titingnan nila akong gano'n kasi ginagawa ako sila sa likuran ako eh. Tapos titingin sa salamin. Titingnan sa salamin yung sarili niya. Tapos kukumpara sa akin. Nahihiya ako kasi sabi niya, ako 35 na pero ang mukha mo, mas bata ka pa sa akin eh. Ano ako? Sabi niya ganyan. Ano? 55 na sila, 35 ko lang. Sabi niya, ano ako sikreto ko? Sabi ko, kumakain ng kanin, maraming kanin. Tawa sila ng tawa. Kaya, ito lumang pa, mga puti. Mga putos nila, dry. Tapos, ang linis-linis na tingnan. Ipun mong ganito maligas-gas. Then, nung nandun po yung anak ko, niya ng anak ko, mga second year high school, sabi naman, first year. Eh, di punta siya sa salon pag walang pasok siya. Eh, ako bukas, sanama ko. Sabi niya, Ma, anong hipo ng buhok ng mga puti? Gusto ba ang umuwi po? Oh, sige, kakausapin ko muna yung customer ko. Buti, teenager yun. Kinausap ko yung puti. Sabi ko gano'n sa kanya, kung pwedeng mahipo na anak yung buhok mo, hinipo. Umayal naman, tama. Malambot pala, sabi niya. Eh, sabi ko naman, buhok nila malambot. Eh, hindi ko naman masabing pahipo na ano. Eh, ako nahihipo ko sila kasi syempre papagpagan ko sila ng buhok pag ginugupitan ko, ganyan. Eh, maligas-gas mo talaga. Nako, i-chismis ko na sa inyo, talaga totoo maligas-gas. Kakaiba. Kaya, yun, inaano nila, ba't daw ang putis ko, makinis, ganun-ganun. Eh, sabi ko kasi yung kinakain namin kanin eh. Ang kanin daw, cool sa katawan eh. Nakakabata. Totoo ba yun? Excuse me, nabasa ako parang ganun eh. And rice daw, cool sa katawan. Eh, ang Pilipino, kalalang kilala ng mga taga-ibang bansa na rice morning, rice afternoon, rice evening. Eh, ako noon, nababalansin ko, minsan tataba ako doon, minsan papay at nakukontrol ko naman. Ang gagawin ko, bawas kain lang naman. Yun po. Kaya ito po, ako, matibay yung katawan, kaya lakas kumain naman. Ayan, puro sili. Puro sili na sasando.
bawat ito niluluto ko, talagang hindi na mawala yung siling, magbabaksak ako ng siling, ganyan. Kahit po sa tinola, magpatulang, babaksakan ko siya para pagkain ko. Mayroon ako ng siling. Kasi iniwasan ko ako yung patis eh. Kasi ano eh, ang sarap talaga kung may patis. Eh, iba na eh. Baka mamaya tumaas ang uric acid natin eh. Isa yan siya, at saka yung ma-high blood. Nakaka-high blood daw yung mata, masyado maalat. Saan na lang magkukwento? Kasi merong bababa, hindi makababa, nahihiyak. Bisita. Bisita namin. Nandito kaya na palimumpo ako doon. Nahihiyak ako. Sino? Kaya sobra ang pagod. Sabi pagod na lang. Nung isang araw, may nilakad kami. Tapos sumunod na araw, yun ang grocery. Kaya siyempre, alam yun naman yun, pagkain na, busy. Yun na. Yun lang po. Susunod na lang. At least, ito naman ini-intend yung eating portion. Tsaka yung mga story ko. Pero pag-story na ako ng konti. Doon, pagkakakain ako ng ano, yung seaweed at tsaka yung tinapa. Ay, naku, sarap. Grabe. Yun ang nasa utak ko ngayon eh. Papakasarap mo. Grabe. Hindi kasi terno dito yan. Terno yun doon sa tinapa. Masarap po yun. Yun lang po. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo.